tubig! Lahat ng nilalang sa mundo ay kailangan ito para mabuhay. Ang ating puso at utak ay binubuo ng 70% na tubig at ang ating baga ay binubuo ng 80% ng tubig. Kailangan natin ng mahigit kumulang ng 2 litrong tubig araw-araw para mabuhay at ang iba dito ay nakukuha natin sa pagkain. Kaya isipin natin, paano na lang kung allergic tayo sa tubig? Parang imposibleng mangyari ito. Pero mayroon talagang mga tao na hindi pinalad na magkaroon ng ganitong medical condition. Sobrang bihira ito at tinatawag itong aquagenic urticaria. Sa buong mundo, iilan pa lang ang kasong naitalang mayroon ito. Isa sa bawat 230 million or 50 katao sa buong mundo ang mayroong ganitong kalagayan. Ang unang kaso nito ay naitala noong 1963. Isa siyang teenager at nagkaroon siya ng mga pantal pagkatapos ng water skiing. Napag-alaman na ang dahilan nito ay ang pagiging sobrang sensitibo sa tubig at ang bahagi ng balat na nalantad sa tubig ay nagkakaroon ng makating pantal sa loob lang ng ilang minuto. Karamihan na didevelop ang ganitong kondisyon sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga dahil dito nangyayari yung hormonal changes. Isa sa mayroon nito ay ang American teenager na si Alexandra Allen. Isipin natin paano ang buhay ng mayroong ganitong kondisyon. Kakagising lang ni Alexandra at papasok siya sa opisina. Nagpahinga muna siya ng konti bago umpisahang kumilos. Nauuhaw siya kaya gusto niyang uminom pero alam niya na hindi maganda ang mangyayari pag ginawa niya ito. Noong nakaraang uminom siya ay parang uminom siya ng lason. Sobrang sakit sa lalamunan, kaya malamig na gatas na lang ang ininom niya. Gusto niya mag-coffee para gising buong araw. Pero dahil hindi pwede ang inumin na madami ang tubig, ay soda drinks na lang ang ininom niya. Hindi pa alam ng mga scientists ang dahilan, pero kayang tiisin ng mga may ganitong kondisyon ang gatas at soda. Bago pumasok sa trabaho, ay palagi tayong naliligo, pero hindi ganoon si Alexandra. 2 beses lang siyang naliligo sa isang linggo. Araw niya ngayon ng pagligo, pero ilang segundo lang ang itinatagal nito para hindi masyadong malala ang epekto sa kanya. Kunting wisik lang ng tubig at mabilisan ang pagsabon, ayos na. Pagdating sa opisina, kailangan kunti lang ang galaw para hindi masyadong pagpawisan. Pinagalitan siya ng boss niya pero hindi siya dapat umiyak. Mahirap na umatake ang allergies niya. Sa gabi, hindi siya pwedeng maghilamos bago matulog. Kailangan magpunas lang siya ng katawan. Diba ang hirap ng buhay pag ganito ang kalagayan mo? Sa ngayon, wala pang nakikitang gamot para dito. Pero epektibo sa iba ang histamine. Swerte din na habang tumatanda sila ay nababawasan din ang allergy sa tubig. Kaya dapat magpasalamat tayo sa ilang mga gawain gaya ng pagligo o pag-inom ay natural lang sa atin. Sa oras na nagsasayang tayo ng tubig, isipin natin yung mga tao na hindi ito magawa.